Magandang araw sa inyo, mga kapuntos. Alam naman natin na sa panahon natin ngayon ay parami na ng parami ang mga isyong ipinupukol sa ating pananampalatayang Katoliko. Mula sa mga sekta na tataglang ng mga ordinaryong tao, inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Armageddon. Ito ay ang programa kung saan isasagutin ang bawat batikos na ipinupukol sa ating pananampalatayang Katoliko. Armageddon! Narito na po ang inyong alagad, Brother Edgar Laugan, Armageddon! Baro kita kung ako nang ihatag ang maong pag-moderate nila sa usa sa datong ka kauban diri sa plaza. Nagpasalamat ko sa home na ningon nga Marshall aron sa pagtan-aw o sa pag-alinaw kung sa gibaruganan. Ang aktual nga paghukom nini na anin nyo sila doon ay tagsa-tagsa ka baruganan o ka maong baruganan ilang ipamatunan ang tinuod nga paghukom na anin nyo. Ang ato alang nagpasalamatan na dunay kahapsay o kalinaw sa atong mga mamahayag. Kini si Pastor Richard, nagpasalamat ko ninyong tanan. Muakto ta sa ikaduhang moderator. God bending. Okay, may hapon na doon tanan. Ang isa sa karoon sa ikaduhang sa atong mga pinipati nga diin ang alternative side naon si Mr. Alan Alferez, ang negative side naon si Edgar Laugan. Ang alternative side ang tema na pagadumalahan o pagadadun sa atong alternative side na kini ang adlang igpatahulay sa mga Kristohanon kaniadto hangtod karon ikapitong adlaw sa semana na mao ang adlaw sa Sabado sumala sa Biblia ug mga referensya. Dunay kalainan sa kaganiha. Unya, naimong na ako na sa karon moderator akong paningkamutan nga ang mga lagda sa debate akong ma-aplikar karon, especially sa pipiladang hita mga lagda nga diin kung ang pangutana matupa ginoon din sa number 6 ang pangutana kinangang tupagon sa oo kundili tupagon kayo sa maong pamaagi. So sa ako nasahad nga isip ako moderator mangayon lang kong gamay o pasaylo siguro sa mga ibatigo na magpapaglang job ko basta irrelevant question. Balikan na ko, ipahibaw na ko sa atong debatidor na magpapaglang job ko sa irrelevant answers. Kung ang pamutanya related sa tema, kung niya tubagon, ang sila pang bayusidor na kung niya dili tubagon, pasayo ako magpapaglang ko ipatubag kayo agad sa mga pangutana. Sa gawin na po na, atong sukdan, at unang kapatarong. Pag-ibig na kung naglang. Kaya masang kita sa pag-ibig na. Sumalang sa tema. Sumalang sa tema. Ang adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon kaniadto hangtod karon ikapitong adlaw sa semana na mao ang adlaw sa Sabado sumala sa Biblia ug mga referensya. Mga kaigalaan ko, mga kagabihan ko, mao kini ang timaha nga akong pribahon sumala sa Biblia ug referensya. Apan ana nimong atong nadalaan nga ang adlaw ipapahulay kani adto hangtod karon ikapitong adlaw sa semana Sabado
Maura ikaw na ang adlang ipapahulay sa mga Kristohan. Dili ikaw na sa balaang kasulatan, sumala pa rin sa Lucas 23:54 hangtod sa 56. Matod pa rin ikaw na postpone ko na sa pagbasa kaya ito yung mga nang gibasa kagalina. Matang pa rin sa Lucas 23:54 hangtod sa 56. Okay. Yeah. Matang pa rin yun. Adlaw kapto sa pagpanganda magsugod na ang adlaw ikpapahalay. Huwag isunod ang mga babae na nangyong kaniya-kaniya sukat pa sa Galilya huwag ilang nakita ang lignanan o kung iunsa sa pagpahiluna ang iyang lawas. Tingala, kini na teksto nag-prove ka na to na sa adlaw business mauni ang pagkamatay ni Jesus Christ. Ang mga babae, mga Hudiyo ni Higala na matinuho ni Jesus Christ. Sa ato pa, mga Kristohano ni, na mga katahan sa Diyos. O sa may Jesus ni Higala din sa 5:16. O kunya na mauli sila, o nangandam sila mga pahamot, o mga igaplas, o sa pagkaablang ipapahulay, na mahulay sila sumala sa kasuguhan. Ngayon yung punto, Higala, na pamatuog ka na to. Na ang mga Kristohanan na mga nabiyo, kani at to, Higala. Ang adlang ipapahulay, Higala, ilang ipahulayan sumala sa kasuguan. Kay sila nasayang, Higala, na ang adlang ipapahulay, sumala sa Diyos. O sila na mahulay, sumala sa kasuguan. Mga Kristohanan ka na to, o hangtod ka lang, Higala, na apayagasa. So ang tema, atong trabahan na, ang adlang ipapahulay sa mga Kristohanan, kaniato hangtod ka lang gala, ikatutong adlaw sa sumala, Sabado. O ngayon versikulo gala, na pribahan na yun, na ang adlaw ipapahulay, ikatutong adlaw sa sumala, Sabado. Mga Kristohan, kaniato magkaroon, nabasa. Sabado na yun. Karami gala, din sa referensya, atong ipaklaro, ipatugan nato din sa referensya, kung unsang adlaw ang ikatutong adlaw sa sumala. Nga, unsa man adlaw ang adlaw ipapahulay ni ikatutong adlaw. Matag pa rin ay gala, matag pa rin ay. Ang nagsulti ni Henry, si Henry Cardinal Gibbons. Mabasa sa nakatuling numero, opisyal na pamantalahan ni Cardinal Gibbons niyatong September 23, 1893. Unsa ay nakarikod din eh. Sumala sa Biblia, o sa napulot ang mga sugo, ikapito bang adlaw ang sabado? Matubag ako na oo. Mayroon na punta mga kinalaan ko. Nabisan pa ang kardinal na si Jaime Cardinal Gibbons nagpamato na ang ikapitong adlaw sabado. Karang ang pawata na maabali ang ipapahulay. Niya. Unsang adlaw ipapahulay? Ang tubag, ang sabado mao adlaw ipapahulay. So baon ipasabot tingala na ang adlaw ipapahulay sabado. Ang kanyang adlaw, ikapitong adlaw sa simana. O na ang tima ni Gala na paribahana sa Biblia o Gremensya. Siguro na mong kapag mangita ganyang paagi rin na makasunod. Siguro mga tanga rin na mabasa ba sa Biblia na ang adlaw ipapahulay sa mga kristyano libra por libra mabasa ba nga sabado yan sa Lucas 23:54-56. Mabini siguro ni Gala ang iyang pautan. O ganun po para paagutan din ang mga anak na gawas na. Kaya maurang lindang anak niya. Maurang lindang anak niya na maiwan siya nga mabasa ba sa Biblia sa Lucas 23:54-56 na ang adlaw ipapunan niya sa Badao. O maurang ini, iyan na ganun. Sumala sa tima ni Gala, ako nang napurubahan sa Biblia o sa referensya.
na ang ipapahulay sa makristohanan ikapitong adlaw sa simana Sabado kaniadto hangtod karamidala. Mabasa ba sa dunya? Huwag ang reprensya nagpamatod na ang adlaw ipapahulay ikapitong adlaw sa simana Sabado kinsay nagpamatod igala si Cardinal Cubos. Karamidala ang tema na ang may kristohanan magbantay ganin eh. Atang pradahan ni Gala na abangang pulong kristohan. Bili ni Gala sa number 1 gathering, pahina, busintos, busin, matod pa din. Bisang pa ni ini, di pasabot sa matintaw ni ini pulong sa Gino. Nabisang ang mga kristohanon magmahimpit sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Kinsa ni Gala ang magbantay sa magmahimpit sa ipapahulay, mga kristohanon. Onsa ang adlaw ang adlaw ipapahulay, sumala ni Cardinal Cubos si Gala atong nabasa, nadulo o mabasa na ikatitong adlaw si Mala Sabado. Magmahingpit sa pagpantay o pagtuman ang mga kristohanon ini. Ang pamatala, kani ato pa rin, hangto pa karam, naabay mabasa na, kani ato, hangto karam, ato ang ining basahan, sumala sa timog, naabagyo. Dene bela sa pahina, sentong little size. Sa middle home nagrami, matod na rin. May tawag sa pagkamalangparan sa mga sulo sa ipapahulay. Na sulat, nagatuwa ko sa matulog sa maming natutuan na kining sugwa pagatumbanan ng hapon karon, maingunan kalihat ko. Tanawa, nagpuna hikala na ang kamatuwag sa adlaw ipapahulay tumanan kini karon o kalihat ko. So ang tema higala ng ating proba, na ang ipapalay sa Kristohan, ikapitong adlaw sa semana, Sabado, hantog kani ato ang pagkaroon. Huwag ka lang tema higala, nabasa na yun. Mga Kristohanan, huwag mahimpit sa pagtuman sa ating pagkulay. Kanusa, kani ato ang pagkaroon, sumala sa ating ibasa sa referensya. Onsang adlaw ang ikapitong adlaw, Sabado, niya, letra po letra higala, mabasa. Ang dag-anan sa mga katbang garon, mabasa ba sa Biblia? Lucas 23:54-56. Nang adlaw ipapahulay sa Sabado, letra po letra, maorang ina yung dag-anan. Maorang ina yung pangtara haram na ako binang pabuto ng pabuto niya. Kay, ang tema higala, pamatugan ko, na ang adlaw ipapahulay sa Kristohano, kaniya Tuhan pagkaroon. Ikapitong adlaw sa mga Sabado, o kanang tema higala, nabasa niyo na po karoon. Ang tema na po higala, huwag yung kumuktawas si gala. Niya, letra po letra mabasa. Lang adlaw ipapahulay sa Kristohanan, kaniya Tuhan po karoon. Ikapitong adlaw sa mga Sabado, nahala na po ibahan na gano'n. Karoon, ipalutan ang saan ka nito, lewa nito din gano'n. Muingon sa gano'n siya nga, nabasa ba? Hindi mo niya ha? Mga alam nila yung nagalan, mga magina. Tingala, bisan pa o mulunong na ko sa pagsulti, tataong klaro kayo na ang tina ng atong pundahan. Nabasa niya sa Biblia o Reprensya. Naanang niya ipapahulay sa Makristohan ng ganito, ang pagkaroon, ikapitong adlaw sa semana, Sabado, letra po letra, mabasa, madungo, makita, mabasa. Huwag na ko na yung panahon na higala na nindot kayo sultakon sa matbang na namin nabasa. Kanina, hindi ko ganahing sultak kayo mong nabasa. Nanta natin nabasa kayo, nindot kayo sultak mo may mabasa. Kaya na yung mong mabasa. So, ganahan kayo sa nagigil mo sultak kayo. Nabasa mo yun. Oh, naam mo yun. So, pabuto yun na yung pautana na nabasa na letra per letra sa Biblia. Lucas 23:54-56 na ang mga adlang ipapahulay sa Sabado yun. Kaya na, pagbatong gano'n rin ang pwede na kanya. O, mangutana siya na. So, yun na, mayroon ka na diyon. Ano na itong ibayon na ang adlang ipapahulay sa sugo sa Diyos. Kitang mga katawahan, pulos kita, nagtuos sa atong Diyos. Pulos kita mga katawahan sa Diyos. Ang Biblia na mga pulong sa Diyos, nagpaybalok ka na po. Na ang adlaw ipapahulay, ikapitong adlaw sa mga Sabado, sugo sa Diyos, ipatuman sa iyo mga katawan ng mga Kristohan. Niya, nagpuribahan ka, hingga na sa Biblia.
Ibaloy mo lang ang kagalaan ko, huwag kanina balaod, balaod sa Diyos. Kanina sugo, hikana sugo sa Diyos. Ngayon ang Diyos, balaana ang akong adlang ipapahulay, kay maukin ang timaan, taliwala, kaniyo, kanako, araw, kami, kaila, nakasuma ngayon ang Diyos. Higala ang Diyos, adun ang timaan siya ang katawin. Kung sa timaan, higala, adlang ipapahulay, ikapitong adlaw sa simana, Sabado, maunay higala, ang ipapahulay sa magkastuan, kanya ito, hangkod ka rin higala, mabasa pa rin sa Biblia. Bigyan ta makakita o mabasa sa Biblia na nagpamatuhod na ang Domingo gisugo ang makatawa sa Diyos sa pagpalaan sa adlaw ng Domingo. Bigyan na ito na makaplagan sa Biblia higala kay bisan si Jaime Carrera Gibos nagpamatuhod matod pa niya mahimong imang basahon gikan sa Isis hangtod sa pinadayak apan pili ka makat kita gusto kalim niya nagtubot sa pagkabalaan sa Domingo. Hinurang Biblia, nagtubo ng ang sagano, may balaan ang hula, nato na, tumana. Kini na pamahayag, kang Henry Carrion Gables niya, na pamahayag. So niya na napunto, nagpasagot naman, ng atong mga katigilanan, ng mga kapirayan, Cardinal Hattima, na ang atong ipapahulay, alam sa katawan sa Diyos, makastuhanan, ikapitong atong sa mga Sabado, o kinihigala sugo sa Diyos, o bilik ini sugo sa tao. Apa higala ang pangutana karon? Asa may akong tumaran? Ang sugo ba sa Diyos? Maging sugo sa tao. Kala higala ang pangutana, kamang ang mga tumak ka. Kaya mga kasulatan, nagapagalot ka na to. Nang agon ipapawalay sa makristuan, kanya to, hangkong garon, ikapitong adlaw sa mga Sabado, o karon, tumaha higala, na agad nabasa sa Biblia at Ritrusya, letra for letra. Letra per letra, mabasa yun sa Biblia. O din niya po, higala sa referensya. So, ang tina, klaro, magalong, mabasa, na ang adlaw ay kapahulay sa mga Kristohanon, kaniyan po, hangtod ka rin, higala, ikapitong adlaw sa mga Sabado. Ako na rin ibasa. Gibalik-balik, kung ipagbasa, higala. Kaya sumala ako sa balaon. Na ang tima, ang pagsaysay, di ko makawa sa tima. Muna yung ato ng balik-balik, kung naroon di kito makawa sa tima. Kaya nabalaka ko nga lang makakawa sa tima, mabaglungan ka sa moderator. Bibi akong sa'yo mabaglungan ng moderator. Di po sa'yo na. Muna nga di kito makawa sa tima, o sa tima ay gala. Pamatudan ko, na ang adlaw ni Pukulay sa makistuan ng kareto hangto karon. Ikaputong adlaw sa mga Sabado, o kanang timaha na pribahan na to, magbasa sa Biblia, magbasa sa referensya, karo kayo ay gala, o kunig sugo, sugo sa Diyos. Sogo sa Diyos. Niya agad higala, na agad pong mabasa. Basta higala na ini nga tagabiyo ko rin. Ako naman na peribahan na ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano ng ganito hangtod ko rin, ikapitong adlaw sa semana Sabado. Basta higala, kamuna ang nagtimbang-timbang ini. Kung ato ba rin tumanon ang dalawa sa Diyos o ato bang supakon? Apan hibaloy ba yan mga higala? Na ang pulong sa Diyos nag-aawat ka na to, na manimbaso kita sa pagsulot sa iyong kapulayan, araw walang mamatay sa tumang pagka masutilin. Higala, gusto sa Diyos na kita magmatimano. O ganyan sila. Una pa utana, Brad Isong Alan. Ang mga presyo nga nagpahulay sa adlawong Sabado, imo ba itong mga kauban? Master Monitor, ganitan na buna. At dili isyo nga presyo. Ang isyo nga iya lang ipamakudan na kapitong adlaw na Sabado, adlaw po na si Kristiyano, dili isyo ko ilabot ang pagka-presyo. Relevant question. Kato ba mga presyo, kaya mo magigamit ang mga tekstos ni Plia sa mga Sabado, ipapahulay na ito sa mga parisiyo. Motor o tanak ko, gigamit man kaan ang mga bisikuluha, imo ba itong makaoban sa pahulay o di? Ang Lucas 23:54-56, dili ka mga parisiyo. Magkristohan ang mga hudiyo, nagtog ang Kristo, nagbantay sa napulay, hindi po ka man sa mga Sabado. Dinawag ko Mr. Moderator, ang pangutana, yes or no?
Kawan ba ni mo tulong mga parisiyo nga nagpahulay sa Sabado na imong ikutlo sa Biblia? Yes or no? Ako na nangihatag ni Galiha ang sulba. Dili siya isyo. Kauban ba niya ang parisiyo? Dili. Ang isyo ngayon ipahayag na ang adlaw Sabado mo yun. Ikap ang mga itong paulay sa mga Espiritu karon. So mga tanda ka, you have to change your question. Pwede rin siya related to isyo. Ayon sa mga rito, mga kita nang dibati ang Biblia. Mabi ang mga panghutaan na lagi. Ikutlo mo siya sa mga versikulo ng Biblia. Tapos sa Sabado. Ay, paulay. Ako lang pribahong ba sa mga galingong, kutlo mo ka na, kauban ba mo aning mga tauhan na ang paulay ng Sabado? Samana sa atong mga malakon nga pahuro na itong moderator. Karo naman kayo na nga, wasa tiba na yung pamataan, hindi ka mataas sa moderator, nga basta lahat na ito. Patungin mo yung pamataan sa mood. Change lang question guard kayo, irrelevant ang question. Hindi na siya irrelevant, excuse me, Mr. Moderator. Relevant ang mong pamataan na. Kaya imo ang ipamatutan, ang atong Sabado ipapahulay sa mga Kristiyano, sumalas mabasa. Kung naging gamit mo ka ng mga bisikos ng Biblia sa mga Sabado, kanang pahungay ang mga tahanan na hindi mo balik ako ba? Yung dili. Yes, hello. Sino kayo? Okay, tumbal. Ang among gagamit, Lucas 23:54-56. Mga Kristohano na nga ubiyo na mito kong Kristo nagpahulay sa kapitong adlaw sa mga Sabado. Pari kami ipapahulay kapitong adlaw sa mga Sabado. Ah, pari ka kao ba mo? Mawin na yun. Manay ko ba sa gusto ko? Kao ba mo? Okay. Kinay mga parisiyo nga nangasuko ni sa mga apostoles nga din sila wako pa hulay sa Sabado. Sakto ni sila sa'yo. Madali mas tayo ng atin mga. Ah, kamayan no? Ang teksto yung gigamit, pili ang tumod sa parisiyo. In fact, ang hatag ng versikulo si Maria ganito. Dito mga parisiyo niya, yung pamunta na ito kasi mga tas parisiyo. Wala yung punan niya teksto ang parisiyo. Kusa, it's just say, hindi na related lagi. Okay, Mr. Moderator, mani niya kung pamunta na. Kato mga parisiyo, nagpahumay ito sa Bado. Yung mga apostoles, nagpuhan sa ato sa Bado, nangasuko ang mga parisiyo. Sakto ba mga parisiyo ni o tiri ba? Kapaga? Garantima, pamatunan ko, nga ang adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon kaniya ang tuhang kundkaroon ikapitong adlaw semana sa Sabado na perubahan na muna ang imang pangutan na wakil mo first lima ang balaog na pangutan na isod yung lima susundan at umalanggar palihan malagi ang atong pro ay mo ang tima ino ko matundaan na ang Sabado ipapahulay sa mga Kristiyano. Sige, di ka lang ang uksong asa mabasa sa Biblia nga ang 12 apostoles ipapahulay ang Sabado diba? Isa mo ang pagkakalayo ka rin ang pamutan na huwag mga magtapit mo sa apostoles. Ha? Ang tema, ang adlaw ipapahulay sa mga Kristohan ng kanito ang pagkaroon, ikapitong adlaw sa mana? Sabado. Sumalas ng Biblia ng Prensya. Huwag may dosing apostoles mo, paliwag lang garo. Sabayo na ito itong balawag ba? Kahit gihihin mo na itong balawag para pagsunod. Paliwag lang sunda itong balaga. Ang pamutan ay isipos, di ma? Ay, sulong wala. Ngayon mo ang tema. Nga, Sabado, ipapahulay sa mga Kristohan. Ang iakto ang pagkaroon. Ako di pasabot ang unang Kristohano ng apostoles man. Mato na mo, sugod po sa kanya ito. Ang mga apostoles ba, nagpahulay ba ang adlaw sa Sabado, na maulay mong ipahulayan, o ang sumala agar sa Biblia ng binasa ka, magsumala sa tema, mga Kristohano, kani ato ang tugaron, ang adlaw pupulay, ikapitong adlaw sa mga Sabado. Naprotahan lang ko nangar, hagin, mabasa sa Biblia, o sa referensya. Okay, mga sister. Yang pangutan na simple badalan na misuot kini sa tema tungod kay nag-refer maka sa tanang Kristohan ng kanito karon. Mga apostoles Kristohan man. Yang pangutan na naba kay mabasa na apostoles kini pahulay. Sumala sa ito. Kadaghan mabasa sa Biblia. Tay mabasa. Salamat. Ipagawa ko na palihog ug asa dapat mabasa. Sa Biblia ba daw sa referensya? Ang imong panahon mao ra pagtugutan di pagsugo nako. Ha, mo man ang balaw sa sugo mo ni mo. Mo man matugo ra sa posisyon sa pagtugutan. Ay ko sugo kay di na may imong panahon. Pangutana ra panahon kan. Komentaryo mo dito ro. Ay ko. Wa ko mao tanaw ang pasaha. Wa ko mao tanaw ang pasaha. Ako mao tana mabasa ba na sa Biblia o sa referensya? Tubag na na. Mo man na kay mga Kristohanon nga mga apostoles nagpahulay sa atong pupulay. Ora kay mao sa Biblia. Komentaryo nai.
Pastor, nalagay. Tama na sa Biblia ba na? O sa referensya? Iyon yung mga naas Biblia, yung tanga po yung referensya. Kung ba naman naas Biblia, yung mga naas Biblia, yung mga naas Biblia, asa mga asa na pitas versikulos Biblia ng unang mga Kristohanan ng mga apostoles ng Paulus sa bato. Masa? Lahay na sadang at pangutana. Ang imong pangutana ba, naabay mga apostoles na nagbantay ng Paulus sa ikapahulay. Di kay unang Kristohanan. Di ba na may tima? Yung sa malimutan na, ano ito ba ka, na ay mga Kristohanan. Mga apostoles po, apostoles na asa Biblia ng nagpahulay sa ilang ikapahulay. Kung ano na ito ba ka? Ay ang unang Kristohanan, kasi imang mga apostoles po, na ang pangutana niyo. Kung ano na ito ba ka? Sunod ba na? Ngayon, Timal Gavin, Kristo ang Kristohan, kaniyak to, hantong karon. Unang, mautanan ko sa kaniyak to, ang dusig apostolis ba, nagpahulay ba sa kapitong adlaw sa simana ng Sabado, o wa? Ganina rin din ako dito ba, mga naahag yun, pahulay? Siyempre, ba naman naman ito pag naalagay ba ang mabasa sa Biblia? Mr. Moderator, tinawag na Mr. Moderator, gusto ko na kailangan sa Biblia ko, no, huwag iyo ko nimo na ipapasa ang iyan na. Sayang kayo maayang pangunta na padalan. Imo lang dito pa na napay mabasa yung sa hit ka na ah. So yung paluwag man siya na asa ng versikulo. So ang imo karong panahon ang paghatag sa versikulo, ano matubag ang iyan pangunta na? Salamat, Mr. Moderator. Lukas 23, sigito ko po ito sigito sa is. Na ay mga Kristohanan ang ina na nagpahulay sa aglang ipapahulay sa bado. Kanabang Lukas 23, sigito ko po mga apostolis ba na? O di. Sa iyo pangbukutan na, huwag ko magtating apostolis. Ang tating na ko mga Kristohanan. Natupag na ang pangbukutan na, Lukas 23, sigito ko po hangtod sa sigito sa is. Na ay mga Kristohanan nagpahulay sa aglang ipapahulay. Ikapitong adlaw sa bado. Ang una naging Kristohan ng mga apostolis, ako pangutana, ang mga apostolis ba nagpahulay mga okan lang sa bado? Kunya ni Lu, gamit ka sa Lucas 23:54. Mga apostolis ba nagpahulay niya o kato mga babae na judiyo? Ang ating tema, pamatitaan ko na ang ipapahulay sa mga Kristohan ng kanito, hangtod karon, huwag may apostolis na pilibe. Kristohan ba? Oh, mabasa, Lucas 23:54, hangtod sa Mises, mga Kristohan na nagpahulay sa ipapitong adlaw sa mga sabadura. Sa ito pa, yun ka, nangyagang versikulo ha, ang mga apostolis, huwag mo pahulay sa malas ni Mabingon. Ang mabasa sa Lucas 23, Lucas 23, ang gusto ng Diyos, gara kayo, mga Kristohanon, nagpahulay sa adlaw ng papalay, sumala sa kasuguan, mga Kristohanon, sumala ko sa Dima, na mabasa sa Dima. Sa ito ba ang dumawag sa katilimbang na huwag mabasa din yung mga apostolis na ipahulay o sa'yo? Ang akong isulti nga na ay nagpahulay ng mga Kristohanon, mabasa sa Biblia. Oh, mabasa, Lucas 23, hangtod sa sinutegatos ng proses, mga Kristohan na nagpahulay sa adlong ipahulay. Sabado na, larok at mabasa. Okay, kayo huwag may mabasa ng apostolis ipahulay. Ari kong ginawang si Kristo. Asa mabasa sa Biblia nga si Ginoo si Kristo ipahulay ang tanong sabado? Tayo na? Okay. Pagpakan na ito, pagpakan. Salamat mga Hudiyo, hawak ito ang Kristo. Si Kristo, Hudiyo man ito. Ang mga apostoles, Hudiyo. Pero, ang ilangan na ipapahulay, Domingo. Kuya, kinigiyahan yung pamatutaan na sabado, buwan lang eh. Pero atong hatagan siya of chance. Mare ha? Hinoglumi, nasan puso mo ang atong sabado? Ha? Kung ang pahulay, sa unong kaadlaw, magbuhat ka o humawal mo ang tanang mga ratunoli mo. O mo niya ang problema sa bigas. At ay pala yun. Sa Exodo, kapitulo 31:15, sa unong kaadlaw, maghimo ka, magbuhat ka. O sa ikapitong adlaw, magpahuhay ka. Ang magpahuhay, parapat yun. O mga buwan, parapat yun. Iya karon kay Gisun ayo tikumanon sa mga Hudiyo mga Gisunan. Malapas maghindi na. Karon kay
pagyuman ang maglapas na ini. Tanawa mo sa resulta sa tao maglapas? Ha? At pero sa basahon ni ang kuhan, lai versikulo. Matumali sa Isaias, Isaias, Kapitulo 1, versikulo 13. Kay katko mo balaod sa mga Hudiyo nga Sabado, lison man kayo kumanon. Makalapas na yun, tag na mga matay, kay mga buhat man, nasuko ang Ginoo. Ngayon rin, ayaw na kung paghalad o sinso. Akong tulutanan, okay. Ayaw na kung paghalad o kawan o sakripisyo ang inyong buwan o mga Sabado. Kung kumang mga pag-ilip, dili ako magkakwanta na ini. Tungod kay wala sila magtuman na ini. Kung saan may ganyan? Isiyas ko sa konsen. O akong pahungungan ang inyong Sabado. Mula nga ipahunong mga eksyonan ang Sabado. Tagma mo rin. Mula nga si Ginoong Isang Kristo, panahon sa Ginoong Isang Kristo, niabot ang panahon nga tuna na ilaing at law. Ipahunong. Mabito na nga sa buhat o Mateo 12:1-3. Niyan, niyo rin. Ang mga apostolis, niyakong panahon si Jesus, nisuri sa kamahan sa usang Sabado. Ha? Huwag niya ang mga pinunan, gipangkutong hangtod, nangungko mga uhay o nagkaon. O ang mga parisiyo na itong mga sabadista, nga natuwag sa Sabado, o ang mga parisiyo na nananaw, nangawang kaniya, kanangiwang kaniya, aniya, ang imong mga pinunan, nagbuhat sa diri mahimok sa pagbuhat sulod sa Sabado. So klaro kayo niya ni Mateo 12, nga ang mga apostoles o si Ginoong Kristo, maamong pahuway ang Sabado. Nangasuko ang mga kanang parisiyo mga isoon. Katong mga sabadista, nangasuko. Kuya, ano ang inakunod na si Ginoong Kristo ang apostoles mga sabadista? No. Wa sila mong pahuway. Nangasuko mga kaisunan. Umapon pa sa Sanayuan Kapitulo 9, versikulo 5. Asa may ganyan rin? O dito may usa ka tao na katuwa ng walong katuwing ang iyang sakit. Yan, at iyon kaniya si Jesus, pindo, kuha ka ang imong higdaanan. O plakat, o diha-diha na ayaw katong tao, o pinguha sa iyang higdaanan, o bilakat, o sa paduman katong adlawa, sa bato, subang pa rin sa talawas na humiyo. Wagin, nagbuhat niya ng adlawa. Pero sige naman sa Kristo, mga apostoles, nagbuhat. Matupang ang mga sabalista, sa bato ka ron, sumpak sa atong palaon. Nga nung naghimo ang inyong himo mga pinanana. O niya, busa kayong sa mga Hudiyo at itong naayo. Sa bato ka ron, di na limahin mo ulit mo ipagbuha sa inyong higdanan. O niya, ipadayo na ito. Busa, gigugod sa mga Hudiyo si Jesus. Kay nagbuhat lang na yung mga buta na sumot sa sabato. Kapag si Jesus mitubag kanila, ang ako kamahal nagbuhat, hangto ka ron. O ako nagbuhat, busa tungod ni ini, ni samot, pagpaniwang, patay kanila ang mga sabatista. Kay pili lamang iyang ibong kagang sabato, kung iyang nag-iingon ng Diyos iyang kagaling kamahal. Ang mga sabadista, mga kaisunan, nanimuha pag-upod ng Kristo. Ipapatay? Kato mga parasiyo ni ay mga nagpatay o sabado, mga pa'y responsable na nung mamatay ang Ginoo? Kaoban ng kutuhanan, iyang nag-iangkol. Papayang ko mag-iyo na kaoban sila, may angkol siya kaoban sila. Katong sa mga sabalista na parisiyo, mga muntoy na papatay ng Ginoo palagi na malansang mamatay ang itong Ginoo. Muna mga kaisuna na, kaya, karon, ang atong mga
kanang ang Ginoo mga apostoles unsa man diay adlaw ang ilang adlaw ug pagpamulay. Matod pa sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 7, mao lang gyapon ang Bibliya. What about change of life Bible? Ningon diri. O sa unang adlaw sa semana Domingo. Sa unang adlaw sa semana Domingo, samtang tigong kami aron magpikas-pikas sa pan. No? Unya ang football kani, atatawag football. Ang mga unang Kristiyanos ning panahona mibawi na sa adlaw sa pahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Tabawag ba to? Kani kalwa. Pinasikad ning tekstuha ning bawi na sa tupa pagandan di na ka mo pa dayo na nante Kristohanon man ka mukuyog ka ni Kristo mga apostolis mukuyog ka. Kuya, niya aning Biblia, mayong balita Biblia. Masa may kingon aning mayong balita Biblia? Niya sa kinikitawag o listahan sa polo. Niya na rin. Masa niya listahan sa polo? Adlaw ipapahulay ang ikapitong adlaw sa simana, Sabado. Masa mo na eh? Sa mga Hudyo? Kantoha mo to ni Kristo, naman, mga Hudyo naman, bagalan. Ayaw pagdating anak kay Kristiyano, Kristiyano ka? O niya, di yan na rin o? Natin rin, ato basahon. Nagyan na rin. Gibago ni Jesus ang pahulay, pinawi sa pagkapanaw sa adlaw, human sa Sabado. Maumanggani, nagipili sa mga apostol ang Domingo na adlaw sa katiguman sa mga Kristiyano. Samtang Sabado, gikahin alam sa mga Hudyo na walang motoo ni Kristo. Kini niya ang Sabado, hindi ay isoon alam. Kung imo lang itunlo sa katilingban, iya rin sa mga Hudyo na walang motoo ni Kristo sa mga Parisiyo. Kunya, nasayon ka sa imuhang paggamit sa mga bersikulo na Sabado. Eh, hindi man yung pagkuli mo, kasi Kristiyano ang pangandak ko. Niyangkol ka ng Kristiyano ka, ano sa akin pa na, iyan naman yung si mga Parisiyo, kato nagpatay sa itong Ginoo. Kung ang kuno ni mo, kakaupan mo, kakaupan ni kato nagpatay sa itong Ginoo. Tapang pagkukot. Kunya, ako ang referensya. Pwede man yung laro ha? Ha? Klaro kayo ha? Kung ako yung tanaw ni ato ang referensya? Ngayon rin, Jerusalem is a city of three Sabbaths. Friday, Muslim, Saturday, Jewish, and Sunday, Christian. Kinasataksa ba? Masa ba din ang lawaro ng adlaw sa mga kanang Muslim? Diba? Bernice man. Tinood ba na? Tinood! Dito sa Jerusalem, tulog ka kasi ito'y papahulay dito. Hudyo sila tanan, sama na kung ganyan mga Kristiyano na tanan. Pero doon na itulong ang klaseng atay magpumulay na rin. Na yung Muslim na rin, magpumulay business. Yan na ang pinagpumulayo, ipumulay sa bato, ha? Pilipinong na ko. Dito si Masali, tulong ang klaseng na ipumulay nito, pulos mga Hudyo. Doon ay Hudyo na Christians, doon ako yung Hudyo na Sabadista, doon ako yung Hudyo nga Islam. May nana, ang pagpasabot yung soonganan. Ayaw limbongin yung mga tao. Dagang mga kaupan din mo naligla. Muna, hinapunta nga katong yung mga kaupan na kadungan eh. Magkamata na ane. Na? Wala di pa kumagawa, magpapunta na ba? Ito na. Oh. Muna nga, saan mo na eh? Kung ano magkini na kuwas kabatulan yun, ang kabatulan din na magkini na malumpang, kung ano magkinain. Kuya, ayaw ko diyong ngayon na si Monsignor Yap. Monsignor Yap, sa balista. Pastilan, huwag sa ko, kadunay Monsignor Yap na sa balista. Nga, ipahumay ang Sabado.
ang among mga obispo no, so diyan kita mga Katoliko, ang among mga obispo wa kita mo pahuway sa bato. Pahuway sa bato. Pero wa di wa mo tingon nga ni pahuway sila kay mao ang lahi pahuway no. Ang among mga obispo ni pahuway kag Domingo kay mao ang among kanlay pahuway isip sa mga Kristiyano. So katong yang ginoon nga si Monsignor ya, wa sa kasabot ato usa kay pasabot ni Monsignor Nadia no. Siguro na asunahan naman niya basahan, iyan ng libro, di ba na ihatag po? Iyan ng ihatag na ko, siguro masusihan na ito na? No? Ang ipasabot ni Monsignor yan, mga kaigsoodan, ang kapitong adlaw sa Semana Sabado, ipapahulay na sa mga Hudiyo na wag ito ang Kristo. Maulag una ka ang gisulti alin niya ang mga Biblia? Si Kalilal Gibbons, maulag po rin niya. Parihan mo yung mga baruganan ni Sol Alam, ay iparihan mo. Si Cardinal Gibbons, parihan ang ituuhan. Nagtuumi nga ang Sabado, ipapahulay sa mga Hudiyo, kanto ko ang Kristo, kanto na papatay sa Ginoo. Yan ang tuupo nga ang Domingo, adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Muna ay klaro. Kung muna ay ituloy sa mga sakop, malipay ang Ginoo na. Malipay ang Ginoo na. Pero kanunay ka ang mamakang hantod sa hantod, hantod na ang daghan ng kalak sa ekspero, mga laklan ng lalakihan. Muna nga, nabit, sakto na lang hingon niya ang pag-alang na ikapitong ando sa mga simana sa bando ipapahulay sa mga Hudiyo, not Christian. Yayatima kay Christian mo man, o nga, isupa ko anak. Kay Christian mo man ako. No? Sa mga Christian hanto, kaliyan to ito karo, isupa na ko na kay pag Hudiyo pa na niya, ah, di ba na ibibate, eh, ibatibol ko muna nga. Hudiyo pa man niya, di ba ni Christian, no? Wala di ba tayo may tabo na mo? Ginigan ko ng Christians. Muna nga, nisupol ko niya, nisupa ko niya anak, ay Christianong dako, na nagpakaudiyo man. Wala din na matama, igor ang mga tiyo to, inap na kaayon to, ang ako ang isupi, kung nakasabot lang ta sa kamaturan. Ako na nga, padayap, ngang Sabado, ipapahulay na na sa mga Hudiyo, katong mga Judaism. O niyang Domingo, ipapahulay sa mga Christians. Pwede na lang kung tama, magdawa ka kung pangutana. Okay, salamat sa... Okay, pangutana ka. Samarlan sa Lucas, number 3, 1-4-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 
kabalan sa iyang pangalan ng Anusman sa Baro? Kana sila ng sunod-sunod na Kristo, kauban na sa mga presyo ay pangaway mo sa Baro? Ang pangitan na muuyon ba ka? Muuyon ba kung ka ang dili? So, yung tupagol mo. So, repeat the question niya. Ito siya. Kasama na kong pangitan na. Sumala sa Lucas 23:54-56. Nuulang ka ba ng mga Kristohano na ng mga Hudyo ng tuwag ng Jesus Christ na nagpahulay sa ating palagot ng Anos Manan? Nuulang ka na ng itabot ba? Kasasang laro mo. Mas pila ba yung matanga ako kanil? Ang duha ako sa... Ako yung matanga? Okay, yes. Ako pinawag mo, moderator. Ayaw, ay... Parang pumunta na. Nakahibaw po sa pumunta na. Ayaw mo pagpunta ng duha. Tupak ko nagpunta na naman. Kato mga babae nga ni Kuyo sa paglubog ng ato ng Kristo, mga sakot po sa Judaism na napahuloy sa Bado, tupak. Huwag ka mga tanag Judaism. Nuulang ka ba na sa mala sa Lucas 23:54-56 na mga Kristohano yung na nagturo kong Kristo na nagpahuloy sa Lubolay kapit ng Lesha? Nuulang ka rin, tupak. Hindi ko mauyon na katos na mga Kristohano. Itawang nga itong lubong ni Kristo. Kato sa natin itong Kristohano, kay Kristohano, bonay ko na buhuway o Domingo. Kaya kato sila kinakuhay mga Sabado, dito ba ang Kristohano? Mga Sabadista ko. Sumala sa Lucas 23. Nuulong ba ka na ang Lucas 23 panahon ng Kristo? Panahon sa mga Kristohano, nuulong ganit. Diba? Pero ako naman yung huwag magumagagit ang yung versikulo ha. Pero yun na yun na nakuha ni siya pang tumat. Okay. Kanto lagi yung mga babae, dilito mga apostoles, mga babae, mga apostoles, laki man.
Nanguyo ba ako sa paglubog ni Jesus? Iya, pagkakataon ba ito? Ano mo ba? Sa bakit? Hudiyo ko sila na sa Batista. Okay. Salamat na huwag mo rin. Kahit namahulay mo siya. Okay, sir. Sunod na pagkakataon. Sa mana sa mong gupahaya na ang ikapitong adlaw sa semana sa Sabado na bulog na mo. Nagagigamit nga bugya na ang inyong santusog mo ang adlaw sa Sabado. Imo ba ng santusog daw sa tatong po? Kanang mga iyak na sa mga judaism, ang ako santusog ng Domingo. Ito ko saan ko sa anak eh, sa patro mo na. Ang tanong iya sa judaism, ngayon mo ba nakabasa din sa Biblia na ganyan mo sa tosong mo ang adlaw sa Sabado? Ang Diyos mo nagsulti ang adlaw, hindi mo ba ang sukatong kumano ka ba? Ang Domingo, adlaw sa Ginoo. Hindi mo natin malalis. Nakakalas mga referensya ng akong gamit. Isa, more minutes. Nakakalas mga referensya ng akong gamit nga ang Domingo, adlaw sa Ginoo. Kung nga yung isang tosong, kaya iya ko sa Ginoo na. Wakman ko na nagtanag Domingo. Imo magigamit sa tosong mo ang Sabado. Ang Diyos mo nagsulti na. Ibu bang sepatu na nag-inom ang Diyos sa tosong mo ang Sabado. Sepatu na rin. Kung sakot ko sa mga Sabadista, kung santoso, hindi man ko sakot ninyo. Hindi ko mo santoso na. Kamu rin mo santoso siguro. Matap pa rin mga bilik ka mo santos. At ilang sa Diyos ko, santoso mo ang adlang sa Sabado. Nasayot na ang Diyos pagsulti na. Basta ka ba? Oo, lagi. Iyan na niya ang itong mga parisiyo na nagpaulay sa mando. Pwede sila mo santos na itong panahon na. Kaya ilang mo yang kini karon kami mga Kristiyano may ang santosong ano ang Domingo, ang adlaw sa Ginoo, kayo ko ba santosa na? Kaya ko ba matanag ang gawin ng parasya na ito? Ay ko matanag ang mga ito? Okay, ito sa pasapan na lang. Nag-ingan man ang Diyos na santoso mo ang adlaw sa Bado? Nasayot ba ang Diyos at ingan na santoso mo ang adlaw sa Bado? Nasayot ko lang ito. So, maaya din ng nasan santoso, pero sabi niya kaya ipahono, ang santoso pa man. Kanya nga itong Ginoo Jesu Kristo, wag ka rin usan ko sa anak. Ihanang itsupang ng panahon sa basaha, Mateo 12:1-3, nagot ko buhay sila na alam panahon na kanong Sabado. Niya, kami ang mga panahon si Kristo, nanang usan ko sa anak. Okay? Okay, mga gusto. Nagbinaluay niyo sa iyong pangunan na ito ba? Pero, ang lagda din eh, nagtudlo nga ang pangutana nga kinahanglan tupagun nga oo o dili tupagun di eksam sa maupagi busa ang pangutana lang yung nag-ingon man kuno ang Diyos matupan niya na santuson ang adlaw sa Sabado. So ingon siya sa pangutana nasayo ba ang Diyos niya anak sa pag-ingon niya santuson o wa masayo o lang tupagun mo o lagi wapa bungkaga santuson si Kristo nga nangyayin nga nangyipungkag kami ngayon magkumakuman. Ang pangulas ko ni Kristo. Wala, kung kami ng Kristo, kami sa kapungkag, wala si Kristo magsantos, kami sa dito magsantos. Okay, salamat. Matang panino na ang adlaw ipapangulay sa Sabado, ikapitong Diyos na nag-ibungkag ni Kristo. O sa mga versikulo haga, na nag-inom si Kristo na ang adlaw ipapangulay ang ibungkag. Si Kristo nagsuti. Matang panino si Kristo nagsuti ha, na ibungkag niya sa Sabado. O isang versikulo ha, sa Biblia, na si Kristo nag-inom na iyan ibungkag sa sanuwan 5:18 dili si Kristo inyo kalimuman limang ka kaoban ninyo mga Sabadista na ngayon na ibungkag si Kristo ang Sabado kaoban ninyo hindi ka magkawa na nag-ingon magkakag ibungkag ni Kristo ano ako yung kasinginan niyo ha? Ngayon magkakag ibungkag ni Kristo. Pero asa mong babasa sa Biblia, o saan ang sigunuha na nag-ingon si Kristo mag-ibunta na nato at ang ipapalay? O saan ang sigunuha na nag-ingon si Kristo? Ito ba? Nag-ingon ang inyong kaupa na? Nato ba sa wala? Na? Apang si Jesus, pito ba kanya? Na? Busa, gigukon sa mga hukiyo si Jesus kaya nagbuhat pa siya ng mga butang asun sa Sabado. Busa, kumuhat ni ini. Bisa mo pagpalingiwa patay kadi ang iyang ang audio kadi lamang iyang ibongkag ang Sabado kundi iya dahil ngayon ang Diyos niya amahan ikaw ba mo na? Ang pangatahan na lang wag ko matahan na ka ba? Ang pangatahan na ba? Iingon mo ka nag-ibongkag ni Kristo ang adlang buhulay
Nihalan din si kuya niyong gibasa. Nabay mabasa na si Kristo ng iyo nga akong gibundag na napulay. Nawala, diba? Siya ay nagbukta, si Kristo may nagbukta, alak niyo na iyong mauban. Ang iyong na iyong mauban na o gibundag ni Kristo ang sapato. Ang nagbuntag si Kristo. Ang iyong na nagbuntag, inyong mauban. Si Kristo. Okay, iyong naman na si Kristo nagbuntag. Okay, asa man mabasa sa niya nga gibundag ni Kristo na iyong sapato. Ha? Nabasa na lang iyo si Kristo na iyan, ginunta na lang ipapangal? Si Kristo na ganyan, nabasa lang? Dule. Ay, gamay lang, gamay lang. Ang pangutana, sa tinor siyang pangutana, na kanang si Kristo yun, maoy nang ingon, na gibungkag iyang sa kanyo. Maoy iyang pangutana ba? So, tagalat to, obsulpat. Matana man siya si Kristo yun nag-ingon, nabungkag o. Napat ko na yung mabasa, na kanang si Kristo yun maoy nang ingon. Ang ipakita ni Kristo nga magbungkan, nakita niya sa mga Hudiyo nga gibungkan, pinagis siya mga buhat. O ang nag-ingon man, ang mga kaupan ninyo, mga sabadista. O ba tayo nung nag-ipatay, kaya nilapas, ning bungkan, saan mo na, ayaw mo kinay pumakos. Isang magbas siya mag-ingon, pero naglapas nila. Isang nasukay, ang mga kaupan ninyo, mga sabadista. Wow, hindi ko magutahan na garang kaupan. Ingon lang, bungkan. Gibungkag ni Kristo ang adlong ipapahulay. Iman ang ligamit ang Juan. Kapitulo 5. Naabay nabasa niya na nag-ingon si Kristo na akong gibungkag ang adlong ipapahulay. Naawala. Alam ito ba na? Ano? Ang nag-ingon lagi ang gibungkag inyong kawaban. Si Kristo ko ay nagbungkag. Okay, salamat. Ha? Ang kawaban ang lago pa rito. Di iniskos to. Kaya ko talaga niya. Kung nabasa ko, bakit pa rin mag-gibungkag? Kung mabasa ko na naapay nagpabilin na ipapahulay, mauyong ka ba na wang bundaga ka na kami nagpabilin? Diba? Naay nagpabilin na ipapahulay, katong ni Kaming Giri sa Sabado. Ang Domingo, katong Domingo, mapagabanas kong ino. Katong ikay, nagpabilin. Pero ang wala nagpabilin, katong muli, katong Sabado, ang ipahulong. Naapay nagpabilin na ipahulong. Ipahulong ko, wala na ba? Panayon. Kasi paulihan ko, Domingo. At pangitana ko doon, manay. Kung na ako yung mabasa na agay na tayo ipapahulay, na nagpapunay. Nuulang ko ba? Nawa kang magbuntag, yun ang nagpapunay. Nuulang ko ba? Nuulang ko ba? Magpapunay na ipapahulay sa Domingo, katong sa Domingo. Kina nga pa man, ano na pa ipapahulay ang katawan sa Diyos? Kita ka rin, siya no? Kita ka ang taong Domingo ipapahulay. Kaya ka magsalamat, anak. Okay, dapat ka naman dahil ang maulong ka na ang pagpahulay. Kunya, ang pagpahulay sa Ginoong Domingo. Pero, asa man nimo mabasa sa Biblia na ang unang adlaw na Domingo may ipahulayan ni Kristo? Asa mabasa? Niingan man ka na naay nagpabilin na ipahulay niya Domingo may ipahulayan ni Kristo. Pero, asa mabasa? Nga ang nangangang adlaw sa mga Domingo, may ipahulayan ni Kristo. Asa mo pasal? Okay. Niya sa Kaliwag Lulit na Buha, 27, sa iyang footnote, ang mga unang Kristiyano sa mga panahon na may balhin na sa adlaw sa pahulay, gikan sa Sabado, hangtod sa Domingo. So, kamo kayo nang na. Nga ang unang mga Kristiyano, ni pahulay na sa Domingo, gikan sa Sabado. So, ma! Kamay lang yun, ang pangutangan ay sa Biblia, nang imang tubag po, kuya, ayaw, limbungit, ayaw, limbungit. Kaya ang pangutangan na simple, asa mabasa sa Biblia, ya, ang imang ibasa, ang putmo, hindi man agay matawasod sa Biblia. Sa tubagaan niyang pangutangan, asa mabasa sa Biblia. Usman mo pangutangan ha? Nag-ingan mo kagano na ay nagpabilin na ipapahulay ng Domingo, may ipapahulayan ni Kristo. Kung sa man kapitulura, versikulura sa Biblia, na nag-ingon na si Kristo, nagpahulay na sa adlong Domingo. Diba? At mga apostoles, mawag mo pahulay. Sa adlaw sa Ginoo, kala mo ba na balikot, hindi mo pahulay na. Niya rin ang mga unang Kristiyanos ng panahon na, libalhin na sa adlaw sa pahulay, gitan sa Sabado, nagmo sa Domingo. Kristiyano, hindi ka silipan sa mga pahulay, ulimo. Niingan mo kagal. Panatanan ako nga, nagpag-uyong baka nga na ito bilik ko, Domingo, maulig ipahulay ni Kristo, ibang nag-isuti. Kaya, asa man
nga kapitulo nga bersikulo sa Biblia nga nag-ingon na si Kristo nagpahulay na sa Domingo. Tiba? Ayaw kayong mga sumusunod ng mga apostoles. Mo'y papahulay. Ang Ginoo mo'y naghatag ang atlap ipapahulay sa mga Kristiyano. So ang mga Kristiyano, mo'y mapahulay, ayaw papahulay ang Ginoo. Ikaw man ang ingon ka, nagpahulay ang Ginoo sa Domingo. Oh, ini mga sute, nga ni ulang ka ngayon pabili ito na Domingo, ipahulay ni ipahulay ng Kristo na. Pero asa man nabasa sa Biblia, nga nag-ingon, si Kristo nagpahulay sa Domingo. Ang tema, asa? Tumal? Wala kay ang tema nimo sa tiyan ni Kaya, mo ipamatusan ang kanang sabado, maulay sa Kristiyano. Karo kay niya, Andre, sukwahin ka na sa mga tema. Ang sabado, ipapaulay sa mga Hudiyo, ang mga apostoles, may pahulay sa Domingo. Klaro ka na yung tulilan, ha? Klaro ka na? Relax lang, relax lang. Pinagtubig. Pinagtubig. Tumay-tubig. Okay, pinagtubig siya. Okay, ingon mo din sa gara, dinag mo na ito, na uyan ka nga na itabili ng itapuhay Domingo, matapali mo, uyan itapuhayan ni Kristo. Si ito ang unsang versikulua, unsang kapituluna, na nag-ingon na si Kristo, nagpahalay ng Domingo. Unsang versikulua na, nagpahalay si Kristo Domingo, ikaw mo yung sutina. Mga ka, napuro na may balay kayo mga buta. Ayaw makawaya, ikaw lang. Kaya ang mga apostoles, ay magpahuhay, ang nakatag pagpahulay ang Ginoo. Tayo na tayo sa negative side, kinip ka. Okay, mga Ikson. Ato ang amigo, Isos, ipadala ng presidente ko matuta na ang Sabado ipapahulay sa mga Christians. Ang Sabado, huwag man yan yung pamatut eh. Tinglapas no? Tinglapas na tayo. So, mo hatala ka ng gamay na pamayag. So, one minute. So, inyo na nabati yung gradong, nangyayari ko matunan na ang sabado itong oras sa mga Kristiyano. Wala niya siya napapatunan na. Ang Biblia, ako pangutan lang kanina na asap nabasa na mga apostolis ni Paula yung sabado, wala niya nabasa. Asa mabasa ka sa Biblia na si Kristo tulad sa bato ay nabasa? Sila mga eksyon. Ano yung padayon pamayintaon sa ibang alam ang anaan na iyan ang mga smanuliyo. Katong mga Judaism. Ipungkap pa yun sa itong Ginoo. Mabitahinong na itong Ginoo ang ipatay. Kaling sumpak sa palaon. Nung sa mga nga itong eksyon. May padayon na anak. Inaunan pa ba nila na magkaunahuna ka na nga ayaw ka magdalha sa naglagan ng mga membro. Kristiyano ang mundo. Kinala, musulong ka na ito ng mga Kristiyano. Muhila ka, butahong ka sa adlaw sa Ginoo. Simbahan ang Ginoo sa iyang adlaw na mga Domingo. Muna'y iya sa Ginoo o muna'y buutan ng Kristiyano. So, hindi na kontaman, magmayang gabi, na salamat sa inyong mababina. Okay, mga higala, salamat sa pagpaminaw, matos ang atlang gibungkan ni Kristo ang sabado. Niya, mabasa. Hebrohanan na tulungo, matobre. Doon natin gibiling na sabado, alang sa katawan sa Diyos. Higala, pulot at kagawa sa Diyos, natin gibiling na sabado. Mabasa, letra por letra. Sa Biblia, kamuna, magtimantimba, kung isa'y naglimpon naman eh. Na ay prima, ebidensya, mabasa, hulya. Andun na pa'y sabado, gibiling, alang sa katawan sa Diyos. Claro, doon na'y sabado. Matapag ibuntag, kung ibuntag, huwag na nabiling, na ako may gibiling. Claro, bosa, kamo ang nalang nagtulutimbang higala kung kinsa nagtulog ka ng Espinod. Apan ang ako nagsulti higala na ang adlong ipapahulay ka pitong adlas mo na sugo sa Diyos, nagapagpili na ang balaon sa Diyos. Samtang napay, langit ng utak, ang balaon sa Diyos, huwag niyo pala sa inuman. Okay na, salamat, iso ang halan. Salamat kayo sa mayo, kuya, ako ang pasalamat sa tanan ninyong sa tanan ng aliyad ini kay nagpaminaw. Salamat kayo inyong nabati ang kamaturan. O pasalamat sa mi sa tanan ng inyong pagduyog. Ug labi na sa atong Ginoo naghatag ato og maayo nga panahon. Sa sunod, magkita gyapon ta dinhi. Ya. Okay mga higugma ko mga ilaan, salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa amo karon nga diskusyon ni Brother Edgar.
kung ano na may among tingog na taas, wala magpasagot na nasukumi. Kung nalang nagpabiling na po na gugma na managsuot ino na kita, mga magtutuloy ang Kristus na. Ang ato naman, na ang pulong sa Diyos mo itong tagaang importansya na may putudlo ka na ito, mubadlo mo sa way, araw mo matututas pag kinabuhin na matama. Muspon ko, dagang salamat sa pagpaminaw, huwag may gabi eh, kanatong tanan. Okay, ato na yung kapuso sa ato ang mabuo ng pag-apong pagayon ni Brad Sanay. Okay, napupos naman itong oras, anyo ang mukha mo sa pagdayag sa Diyos ng labing maldahong sa tanan, ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo, mag-uban ka na ito, hantod sa kanturan. Amen o Amen.